Binawi na ng AFP ang pag-iit na hindi ISIS ang makalaban sa Marawi. Something happened in Mindanao. ISIS occupied a province. There is still fighting going on. Dahil mismo si Pangulong Duterte ang nabanggit ng pag-okupa ng ISIS sa Marawi, ang mga pagtanggi ng AFP at pulisya. They are the Mauti group. And it appears na yung presence, ito nga pong si Hamilon, si Papilon is an ASG member, leader. So, wala hong ISIS dito. Binabawi na. Ang ating pong commander-in-chief has already made a pronouncement na ito po ay grupo na ng ISIS. Commander-in-chief has access to other information that initially your AFP may not have. Ayon sa isang security analyst, ang nakasagupa ng pamahalaan sa Marawi ay 14 na grupong sumusuporta sa ISIS na kung tawagin ngayon ay Dawla Islamiya Wilayatul Masrik o Islamic State East Asia Division. Gusto i-unify yan ng Disneyland Hapilon kasi sa mga nag-pledge ng allegiance sa ISIS, sinabi ng ISIS na ang dami niya naman, you have to unify yourself. And Disneyland Hapilon, through the encouragement of foreign terrorist personalities, especially coming from Malaysia and Indonesia and supported by Middle East foreign terrorist fighters. Kaya raw nasa Marawi, si Abu Siaf leader Isnilon Hapilon ay para sa pag-uusap ng iba't ibang grupo. Vice chairman niya sa bagong grupo ang magkapatid na Abdullah at Omar Kaya Maute na mga leader naman ng Maute Group. Kaya nang magkasana operasyon ng AFP at PNP laban kay Hapilon sa Marawi, meron na siyang mga backup. Akala nila, kaya-kaya, but it's just, there's intelligence there. It's just the appreciation of what intelligence means that we do not cover this. These are the amalgamation of different fighting forces of different organizations. Maute Group, Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, who pledge allegiance to ISIS. Remember, ang BIFF ngayon, split into three na yan. Okay? And then, Ansar Khalifa Philippines. Sa mga nakalap na impormasyon ni Professor Banlawi, kinikilala na ng ISIS ang Dawla Islamiya. Sa kanilang sariling online news agency, ISIS fighters na ang tawag nila sa mga nasa Marawi. Ang mga taga-suporta nga nito sinasabing sa Pilipinas na magpunta kung hindi kayang magpunta sa Syria. ISIS man o hindi, ang malinaw, sabi ng Pangulo. Government must put an end to this. I cannot gamble with ISIS because they are everywhere.